Tapos, pagkapanahon naman po ng tagaraw, pwede naman natin siyang palahin para yung pong ating host ng pagpapatubig, pag naglagay tayo rito, yan, tutokpo natin dyan. Dire-diretso yung tubig doon hanggang doon sa ibaba. Hindi siya pupunta rito. Kaya yun, paggawa ng kanal, papalahan lang ito. Una, inyo pong paararuhan. Tapos, pagka pinararuhan pabuka, tsaka po siya papalahan. Yun yung paggawa po ng kanal. At nakikita po natin niya sa ating mga video yung ina-upload para po meron kayong idea. Ang isa po sa naging maaaring maging problema po ng ating katribya rito, ito pong niyog. Ayaw po kasi nung kalamansi, mga katribya po, yung naliliman, yung mismong kalamansi. Kaya mapapansin ninyo, pag halimbawa, merong nasa lugar siya ng nasa lilim, mabilis pong umangat ang kalamansi, tumaas, tumatayo siya. Okay, mga katribya, dito po tayo sa Gabaldon, Nueva Ecija, kung saan po yung ating ka-farmers ay mihingi po ng ating tutorial about po sa pag-aalaga ng kalamansi. Meron po siyang kalamansi dito, siguro po mga nasa 4 months ito. Paki-shoot po natin dito yung kalamansi nila. Ayan. Noong time to na tag-araw, doon po ito itinalim. Kaya meron siyang mga hose na ginagamit para po doon sa pagpapatubig. Ngayon, ito po ay mga equal lang ito. Siguro maaaring medium lang yung pagkakuha ng ating ka-farmers. Ang ma-advise po natin dito, pagka po halimbawa ganito nag-uulan, ay maging regular po yung kanila pagpapataba. Karaniwan po dito, pag halimbawa tayo magpapataba, yung dapat yung mabilis malusaw. Dahil kumuyan ay nag-uulan, para mas mabilis po siyang magdahon. Kasi yun ang palatandaan sa kalamansi gaya nito. Nag-uspong na ito, ayan. Kaya lang, mukhang hindi ito kalamansi ah. Bro, ito yung tinatawag na kalamandarin. Okay lang yan ako. Namamatay lang siya. Ang aalisin natin dito, mga katribya po, yung merong mahaba pong tinik. Ayan, para to sa ating subscriber, nagaganyang kahaba. Pag meron kayo nakita sa inyong kalamansi,
puputulin nyo po yun doon po sa ilalim. Kasi pag yun po ay tumaas, lumaki, mapapatay niya ito. O kaya maiiwan po yung pinakadugtong ng kalamansi. Kaya inalis natin yun. Tapos ito, itong setup niya, pwede natin itong paararuhan. Yun eh, para gawan po ng linya. Magkabilaan. Parang pinakaguhit niya. Tapos, pagkapanahon naman po ng tagaraw, pwede naman natin siyang palahin para yung pong ating host ng pagpapatubig, pag naglagay tayo rito, yan, tutok po natin dyan. Dire-diretso yung tubig doon hanggang doon sa baba, sa ibaba. Hindi siya pupunta rito. Kaya yun, paggawa ng kanal, papalahan lang ito. Una, inyo pong paararuhan. Tapos, pagka pinararuhan pabuka, tsaka po siya papalahan. Yun yung paggawa po ng kanal. At nakikita po natin niya sa ating pong mga video yung ina-upload para po meron kayong idea. Ang isa po sa naging maaaring maging problema po ng ating katribya rito, ito pong niyog. Ayaw po kasi nung kalamansi, mga katribya po, yung naliliman, yung mismong kalamansi. Kaya mapapansin ninyo, pag halimbawa, merong nasa lugar siya ng nasa lilim, mabilis pong umangat ang kalamansi, tumaas, tumatayo siya. Hinahabol niya kasi, mga katribya po, yung puno para makakain din siya ng sunlight. Gaya nito, halimbawa, ito, ito matandang kalamansi na ito, maganda ang bulas niya, kung kasi hindi siya nalililiman po ng araw. Yan o. Kaya lang, kung siya ay mayroong mga kasama na, eh yan, medyo maapektuhan po yung mga nakatanim. Dahil nakalilim na yung nga kalamansi. Pero, siya lang siguro may papayo natin dito. Hindi man natin pa pwedeng paalis na yung buko dahil siya po ay nagbubunga na, nakikinabang na rin. Titigangin na lang po natin sa tagaraw. Sa tagaraw, yung hindi natin siya mapapatubigan kung mga 20-25 days, doon lang po halos po pwede siya maglabas po ng marami pong bulaklak dito sa Gabaldon. Kasi pag halimbawa, itong tagulan na yan, regular na po yung kanyang pamumulaklak. Kaya lang, huwag natin expect na ito po ay maging marami po siyang ibunga, kagaya po nung talagang bilad sa araw. Iba po kasi yung farm na yung kalamansi na bilad sa araw, mas marami siyang ibubunga. Depende rito sa ating niyog. Ito, halimbawa, patay po yung isang niyog na ito. Gaganda po ang kalamansi rito. Yan, gaganda. Kasi bilad siya sa araw, wala siya kalaban. Meron na rin siya mga bunga. Ayan, o. Ito po yung kalamansi, yung may-ari. Ayan, o. Ilang buwan na po ito, sister? Limang buwan na po yan. Oo, limang buwan na. Medium batong size na pagkabili nyo. Opo, mas maliit pa po dyan ng konti. One stick yun. Kaya pagka sa one stick, talagang matagal po yung paglaki niya. Kaya dapat dito, ang tinatanim natin, karamihan talaga yung mga XL. Para yung mabilis pang kanyang paglaki, pati yung kanyang paglabo. Pero okay naman na siya, dahil meron na rin pong mga bunga. Ang gagawin na lang natin dito, sister, paguhitan niyo po ng araro. Sa magkabila. Dito. Oo, kaya. Paghahanda ninyo sa susunod na tagaraw yun. Tapos papapala po natin siya na papuka. Yun yung paggawa ng kanal. Ah, ibig sabihin gagawin parang na pag kayo magtutubig, ito yung hose. Magmumula rin doon ng tubig, paagos yung pababa. Ayun, hindi na kayo mahihirapan sa pagpatubig nun. Puro tutok lang kayo, tutok puro sa taas to. Pagka medyo bulusok doon, kakaroon lang kayo ng control. Pakita nyo po tayo po yun. Yung mataas yun eh, magkakaroon lang kayo ng control po doon ng tubig para noon hindi siya dire-diretso. Pag napuro na yung isang kama, dire-diretso yan, papunta rin. Maluwang pa itong space ninyo, mukhang 4x4 to eh. Sukat eh. Ano, 4x4 ano? Kaya medyo kuwan siya, maluwang. Ngayon, yung iba natin... Ay, sabihin, ito po, pwede pang isa dyan, you mean? Dito, okay na siguro, pwede na rin. Pwede pa itong tanim ng puro isa. Masyado malaki eh. Pwede pa kayo magtanim dito sa bawat pagkita. Tuntal naman eh, ito naman yata yung sukat ng lupa na yun. No? Okay lang, basta't maluwang ito, okay lang. Actually, ayan. Ito pwede rin pa ito eh, kasi puro ito eh. Gitna o. May sili po pala yun. May sili. Okay. Ito may sili po na kayo. Dito na lang. Ah, sa gitna. Mga kawa. Ayan po. Opo, kasi masyado malaki yung pagkita niya. Para di masayang po yung space.
palaman eh. Tapos sa may palibot na yun ng mga puno na yon, hindi naman pinakikinabangan, i-clear ninyo para yung araw makakain siya yung kalamansi. Lahat ng mundo po pinakikinabangan. Ngayon, sa niyog, eh, hayaan nyo na lang siya. Alisin nyo na lang po yung mga nalalaglag po na yun ng mga kawan. Baka tamaan ang kalamansi. Opo, yung kailangan yung mga katulad yan. Oo, alisin nyo na lang din po siya. Ngayon, kung pwede nyo pong mapapulbos din yan, pataba rin yan. Ah, ito yung mga ganyan? Oo, pataba rin yan. Basta't nakuhan siya, na organic. Pero pagka ganyan, hindi ko pataba niya. Hindi, pulbusin. Bali ang gawin eh, gilid yun na lang sa mga kuha ng buko. Ah, parang ipadiretso na lang siya. Ipadiretso na lang siya. Para maganda pong tingnan yung farm ninyo, malinis, wala siyang mga kuha. Eh, okay naman ito, ini-herbicide nyo naman siya yun. Kaya walang problema sa harbita. Sa gulay naman, pwede rin kayo mag-gulay. Okay lang siya. Pero masyadong malaki yung spacing nyo rito. Pwede pa kayo magparik talaga rito ng isa pang kalaman ko, isang linyo. Ah, oh, hindi. Dito ba kalaman siya na hindi malalaki? Oo, laki siya. Dahil kung halimbawa naman ako ba, kamukha kasi meron siyang diog, nandito dapat ang kalamansino niyo eh. Ah, dito sa space sa na ito? Sa gitna na ito eh, para makakasiwang sikatan yung araw. Ang nangyayari, nagilid ninyo yung... Ah, ang ginawa. Oo, naipasok. Pero kung dito sa gitna, ang kuha ninyo, magkita nyo sana ang space ng kuha natin kalamansino. Oo. Pero ganun pa ma'am, pwede pa magbunga pa rin na marami yun sa tat-araw. Magkitigong lang kayo. Para nun yung bulaklak, sabay-sabay siya. Saka ahalaga. Eh, kuha naman yung kalamansi natin. Wala naman siya din naman kung gano'ng sira. Maliliit. Yung may maliliit na bunga, wag mo nang alisin ang bunga. Di ba, ibig sabihin yung, ano, bakit may mayabong, may mga payat? Pero, ano mo kung bato nang nilagay na abono? Kailan? Ay, hindi ko lang po alam. Ganito kasi sa kalamansi na ito, pag ganito na siya kalaki, kung 5 months na siya, kailangan dito ay nasa monthly muna paglalagay ng abono. Yung abono ilalagay ninyo yung mga puti. Sulfate o yung chloride. Depende yun kung ano yung hiyang ninyo. Total ito, hindi naman masyadong acidic ang lupa ninyo. May inang klase lang ilagay ng abono. Basta't puti. Ngayon, pwede rin kayo maglagay dito ng triplicatorse. Kung yung kalamansi ninyo, mahina po yung kanyang pagdadahon. Replicatorse kasi complete yun, lahat na siya. Kaya lang, sa tagal lang ina-apply yun, di sabi sa tag-araw. Kasi sa tag-araw, matagal malusaw yun eh. Sa ulan kasi, pag ulan ng ulan, nalulusaw yung replicatorse. Yun naman kasing puti, eh, kahit sa tag-araw mo ilagay, basta't natubigan nyo, lusaw na kagad. Kaya madali niya kagad kainin po ng kalamansi yung abono. Na-absorb na. Ngayon, may mga sumisira sa dahon na ganito. Ayan, titinan ninyo. Ayan, meron tayong mga insecticide na nilalagay dyan. Lanit lang, pwede na yan. Alam ng mga magugulay yan. Isang kutsara lang siya sa 16 liters na bomba. Tapos kung meron langgam, meron naman tayong mga gamot na para sa panglanggam. Para manatili lang yung ating mga dahon na buo at hindi siya mga sira. Tapos, merong mga bunga maliliit, hayaan nyo lang lumaki. Para noon, yun ang magkocontrol para hindi siya tumayog ng gusto. Kasi baka mangyari dyan, magtanggal kayo na magtanggal ang mga bunga at saka bulaklak. Ay, mabilis tumayog yun, baka habulin yung buko nito. Oh, kaya. Yung, pagka meron kasi yung bunga yan, lalo sa ibabaw, gaganyan yan. Kukuma siya yung hahapak yan. Kumaga, yun ang magkocontrol yung bunga niya para mapigilan yung kanyang pagtayog. Yan, yeah, may mga buko ako mga maliliit. Ayun, no? Gaya noon. Okay yan, yung may bunga. Palakihin nyo na lang. Practice kasi na iba, pinaalis ito. Pati mga buko maliliit. Eh, mangyayari dyan eh. Wala na kayo nagawa kundi mag-alis ng bulaklak, mag-alis ng bunga. Eh, sa halip na makaharvest kayo ng maaga, eh, mangyayari nyo, abutin kayo ng siyam-siya. Kaya huwag nyo na aalisin yung bunga nito. Iyan nyo lang, pagka malaki na siya, pwede nang pitasin, tsaka nyo sa pitasin. Para noon, ito ngayon ang lalabasan ng panibagong bulaklak tsaka ng usbong. Bawa ito, napitas ito. Magkakaroon nito ngayon ng usbong ng bulaklak tsaka kasama pati sanga. Lalabo ngayon niya, lalapat. Ganito, yan. Kung yung dami na maraming bulaklak na yan, pag yan ay lumaki, gaganyan yan. Pero hindi naman lahat yan magtutuloy. Baka akala ninyo lahat ng maraming bulaklak ay lahat magtutuloy, mamamatay ang kalamansi. Wow. Hindi ganon. Yung kalamansi, pag-aaral natin dyan, kung ano yung kaya niyang dalhin, yun ang kanyang itutuloy. Hindi lahat ng bulaklak, itutuloy niya.
Ngayon, ito, nakunyo, paararo nyo po ito. Magkabilaan, pabuka yung araro. Tapos, pwede nyo pong palain para paggawa ng kanal. Susunod ng tag-araw, maginhawa nyo na siyang tubig. Paano ba tubig ninyo? Yung hose. Yung shower na kuwan. Huwag na kayo masyado gumamit. Pwede sa tag-araw yan, pero mas gusto pa rin yan ng kalamansi. Umaagos yung tubig yan. Pasuportan nyo lang yung fountain na yan pag halimbawa matindi na sikat ng araw. Pero mas maganda pa rin dyan. Wala naman problema kayo rito sa patubig. Ito yung daanan lang po ng tubig. Madali lang po, papalahin nyo lang na konti lang itong trabaho para, na ito. Para kabili po. Kanal siya pa diretso. Yeah. Tapos pagdating doon sa dulo na yon, magkakaroon kayo ng harang para hindi dire-diretso yung tubig. Pagka napuno na yon, lilipat na doon sa kabila yung kuha natin, patubig. Tapos yung mga palibot na yon na mga may mga puno, ito tayo yung mga puno nito, taklir ninyo, magagawa ninyo taklir. Para yung gilid na yun, makalaki yung kalamansi yun. Kasi pag yun nakukubkub, nandiyan yung araw eh. Diyan yung pagkain nila ng ating mga kalamansi. Ngayon, ang best friend na gusto ng kalamansi, yan, sili. Ano bang sili ito? Ano po, yung laguyo. Yan. Yung talbusan. Ah, yung talbusan. Pantinola. Oh, pwede rin yan. Tsagain nyo lang nakuha. Kung minsan nangungulot yan, meron tayo mga ginagamit na gamit na parang hindi mungulot. Pwede rin yan yung siling labuyo pagmamahal sa tagulan nyo. Kasi naglilibo. Sa dito, sa siling talbusan, nasipag yan sa kapitbahay. Tapos, pang-ulam, pantinola. Pero kayo naman yan, dito pala makikapuan nyo na yun. Marami kayo magiging friends dyan. Pero okay naman yun. Naman po yung bulas na okay naman yung kalamansi. Siguro na dahil ko mo kasi ito yung natutubigan sa tag-araw. Ano bang pataba ang ilalagay ninyo? Nasusuplay. Yun. Ilang beses sa isang buwan? Nung ano po kasi, nung nasusuplayan talaga siya. Kasi nung nag-visita sa every Quincenas katapusan. Mm. Monthly? Hindi po, Quincenas katapusan. Twice. Twice. Pwede. Tapos kasi walang itong maliit ang ipula. Pag nag-delay po ako, yun, sasabihan ko ng delay. Asa ako papatama. Ayun, tama yun. Yeah. Yung kasing ito, gaya nito, 5 buwan na siya. 5 buwan na ito, pwede nyo nang gawin na siya na monthly na paglalagay ninyo. Dati, ilang kutsara nilalagay ninyo yung latest. Konti lang. Ngayon, ang gawin nyo na dyan, kumuyo na medyo malaki-laki na siya, mga kalahating dakot na. Maikot. Kung ano yung sakop ng sanga ng kalamansi na yun, doon, pabilog ang gawin ninyo. Yung kasi nandun na kasi mga gutna sa may labong ng dahon. Pag mayroong insekto. Pero yung natural lang po ito, no? Yung mga ganitong kulay. Okay lang yan kasi mga murang kuwan yan eh. Murang sa ngayon. Maganda sa ganyang kalamansi yung ganyang mayroong mura. Kasi mayroong kalamansi mga kuwan lang. Yung magugulang ng dahon. Yun, ibang klase yun. Ano dalanghita yan? Yun. Dalanghita po. Pag ako ba nang malaklaki, yung talagang magugulang. Yearly po yan. Matagal mamunga yan. Ito ba kalamansi ba ito? Opo, yun yung laon. Yung sa tatay ko po noon, yan po yung natira. Ayan, maganda rin. Hindi ko lang po tinatanggal kasi nagbubunga din po siya. Okay, sayang naman siya. Pwede na yan. O, ganyang kalaki noon. Pamana nyo na. Ganyang kalaki yung kinalamansi ang po nila dito noon. Matanda na siguro, mga nasa 15 years na siguro yan. Opo, 10 to 10 to 15. Opo, parang ganun yata yun. Nilagyan ko po ng papaya yun. Papaya. Actually, sa papaya, di tayo naglalagay sa pagita. Pwede yan sa gilid. Hindi po kasi doon, ano po yun? Sa puno. O, yung kailangan niya matanggal daw yun. Yung doon. Hindi mo naglalagay doon kasi hindi pa mas okay yung papaya kaysa sa malilim. Pwede na yun. Tsaka natanim nyo na po eh. Tsaka madali lang naman po yung buhay ng papaya. Ano ba yan? Na yung papaya bang maliliit? Hindi po yung mapuya na malaki. Yung na parang ano siya? Dwarf, red lady. Dwarf. Dwarf. Na malalaki yung bunga. Malalaki bunga. Okay lang yan. Hindi masyado palang tumatayo.
Wag lang kayo magtatanim dito ng mga binabala gaya ng ampalaya, tapos kamuting kahoy, kamuting baging. Sili lang po. O yun, pwede. Totoo. Siling ganito. Siling labuyo, pwede. Pwede rin kayo magkuha ng mais siya kung gusto niyo ng mais. Okay lang din ng mais. Yun lang, sa may manok. Sa talong, pwede rin kayo magtalong, kaya lang isang tudling lang. Opo, para hindi makuha yung kalamansi. Lagyan pa yung pagitan. Ito, kung pagagarito kalaki yung pagitan, dalawang tudling pwede ang talong. Magagarito. Hindi, ito daw. Masyadong maluwang dahil pagitan mo. Oh, maluwang itong spacing. Ay, ito. Kasi porang sukat niya siguro niya, no? Opo, 4x4. Oo, dito. Pwede niyo panlagyan na isa. Para 4x2. So, hindi naman. Kasi ang kagandahan naman niya, pag halimbawa, na ito, yung 2 ang distance niya, pag lumabong ang kalamansi, pag yun ay hahagdanan nyo, pwede nyo ipasok yung hagdan. Pero yung ang dami yung tawag doon sa amin na yun. Pagka kasi ito, lumaki ng 4x4, lalabong ng gusto yun. Gaya na. Yung sa pinakaloob nun, hindi nyo na mapapasok. Hindi kagaya ng ito, o pagka kung naisisiwang nyo yung hagdan niya sa loob. Ay kapag maliit po, ay ano lang yung space, hindi siya lalaki ganun. Alin, no? Lalaki din siya sa katagalan na rin. Kaya lang, lalabong naman. Mas maganda yung mababa siya na malabong. Kahit kung maliit. Oo, kahit maliit. Kasi sa akin, 3x2 din ang sukat yung sa akin. 2 meters yung ganito, yung pyro. Ay, malabong na. Patapas yan. Ngayon, umpisa na rin mag-adus yun. 2 years yun. Ganun yan. Yun din na magiging kunya, kaya pa pwede pa kayo mag-additional dito. Saka ito daw at iusan kung kailangan pa daw dito. Di ba sa gitna na ito, di ba? Pwede rin kayo kasi for ito. Kung halimbawa, kung dito lang naman halasin ninyo, kayo lang nang gagamit yan. Okay lang nyo, kahit lagyan nyo ng... Dapat dito, mga 3 lang. Kaya itong malaki itong kwan ninyo. Pwede rin naman kayong 2x2. Kaya lang, oo. Kasi po yung ubat na... Ah, yung buko, ano? Ay, siguro okay na lang yung ganito. Mag-additional na lang kayo ng kawa. Pwede kayo maglagay siguro rito, ilang-ilang puno lang. Na kuha ng kalamansi para hindi masayang yung espasyo nyo rito. Malaki eh. Bawa ito, 2x2. O, ang gawin nyo rito na inasukat niya ng mga 3. 4 lang kayo. Sabagay, kahit huwag nyo na siguro talima. Tinatanong mo naman. Oo, ginugulay nyo naman. Okay. Yung na lang ang mga nandito, yung spacing niya sa kabila. Hindi naman mahirap alagaan ang kalamansi, makakuha nito eh. Basta talam nyo lang kung mara. Paglalagay na abo, alam nyo ba yung inaalis din sa ilalim? Bahaba tin eh. Inarap po kasi siya, tapos yung pinakaroon. Oo, yun, aalisin nyo yun. Kasi hindi ako. Ibahaba tinik doon. Paano po malalaman yun? Malalaman yun, bawa. Iba po ang itsura eh. Iba po ang itsura. Iba itsura niya, nakaiba amoy. Ayan kasi pare-pareho. Doon sa iya, pinakailalim ang kuwan nun. Yung pagkatanim ninyo, inilubog ninyo pati yung kuwan. Hindi po, may nakaus dito. Ayun, okay yan. Kasi po, mabubulok po. Tsaka hindi, mabubonsa yan pag nilubog nyo lahat. At talaga dapat yung dugtungan niya naka... Gahanap tayo na dito ng kuwan. Kalamanda rin eh. Sinasangalan ko din po yung may pangit na pagkakuwan. May inaalis sa kumpang. Inaalis. Pag mayroong mga sangan tuyo, alisin ninyo. Tapos pag halimbawa, mayroon sa inaakala ninyong ibang kalamansi, may kaduda-duda, alisin nyo rin siya. Dapat dyan may bulaklak. May iba itsura nyo. Kasi po yung natin ginrapan ng... Yun yung original, yung kalamanda rin. Yung mahahaba din. Okay naman na yung kalawa ng kalamanda. Kasi sobrang parang... Mainit. Hindi po, opo, mainit. Tapos parang naanit, hindi makasinit. Kaya pinagambulan ko lang po. Tsaka yun na yung last. Dito na lang yung kapag. Huwag na sa pinakakuwain mo. Pero sa susunod, paggawa na po ninyo ng kanal na yan, pabuka na siya. Pahukay na siya para madaling yun, mag-usog sa tubig. Kaya kung meron man kayong sprinkle na ganyan, okay lang yan, pang-maintain lang niya. Pero iba pa rin yung condo. Yung tag-araw po yan. Yung tag-araw. Kasi kahirap na tubig po.
di ito, kumbaga ito lalagyan ng pinakapaligid. Sa bakit kumukuha ng tubig dito sa mga hose na ganito? Free flowing. Pag walang gumagana. Ah, patubig sa kawa, sa nawasa. Ay, hindi po, galing bundok. O diyan lang sa may galing bundok. Ano sa bin libre? Papa libre. Oo, kaya meron pa lang mga skillang ganyan. Opo, kaya mga meron malaking ganito. Ginagamit ko sa ah, pang bukit naman. Eh, saan kumukuha ng tubig yan? Atis pa. Tapos pinagdudod ka ng dugtong dito. Ay, hindi po dito yun. Iba po ito, galing po dito. Yung doon po, pang gulay, pang sili. Ito po yung galing po. Kala ko, hindi so galing ito. Meron pa yung parang deep fill na malaki. Ay, ito pala yung hose na kuha ninyo. Opo. Kaya ganun na nga lang. Medyo liit na lang din yun ng pinakakanal. Na hindi pala kayo mga pwedeng busog yun ng tubig dito ng marami. Kaya po minsan dinidilip ko nung wala pa akong ano eh. Kung didiligin naman po ninyo, ang gawin na lang ninyo dyan, pabilog. Kukuha kayo ng kanal na pabilog, pupunoy lang ninyo yun. Na tubig. Kaya po pinagambo lang. Kasi kung pala ito eh, dito lang pala kayo tumuko sa tubig ng kuha eh. Sa bundok eh. Pero makakasurvive yun. Sabi ko, totoo ko bang sabi nila pagka ganyan matatag na hindi na siya masailan sa ano, hindi mo agad madiligin na medyo natuyo dahil matatag na, tuloy-tuloy na ang hula. Ay sa Tagara, obligado pa rin tubig ganyan? Opo, hindi. I mean, hindi po siya lagi madidiligan. Mm. Pagka ganyan ito, sa Tagula walang problema. Pero sa Tagara, hindi ka rin makakasure niya. Pagka talagang hindi mo nadidiligan, okay. Eh makakita mo yung kalamansi niya na magdidilaw yan. Okay. Kahit sa matanda ka sa yung kalamansi, wow, kagaya nun. Kung nul lang nabusog din ang kuha niyan. Yung lemon po po eh ano ba eh, anong tawag doon? Yun po yung maganda, yung laging nadidilig. Siya namang namatay, ito mga hindi nadidilig. Ah, hindi. Meron kasi, baka natin po sa lemon ninyo, meron sakit yung lupa. Baka meron baka siyang tatad. Parang yung lupa po ba okay? Okay naman yung lupa niyo. Hindi naman siya asa. Ano yung basa? Hindi kasi ito natatamnan, kaya naging basa. O, kasi yung mga dahon nito, patabaya. Yung mga nyong, saka yung mga pinagkuhan namin ito. Kaya lang hindi lang medyo okay dyan kasi nalililiman lang. Oh, kailangan tanggalin ko yung dahon. Eh, okay na rin siguro. Pagkapamumungay na lang yung sa katatay. Hindi, I mean yung mga... Yung mga dahon. Tuyo. Agarin nyo na lang alisin ng... Eh, katulad po yan. Ang gugulo. Yung ano nalitik mo yan, ayun nga, tiga mo kasusunog lang niya. Yung may mga nangulog. Oo, yung mga nalalaglag para konsya. Hindi na rin kasi matutunan yan. Hindi na rin siya malulutan. Pero kung iyan ay mapupulbos, organic din niya. Paano pupulbos? Ay, yung mabubulok. Ibig sabihin, pag-iisahin ng tambak, hindi ganito ka, kung tapos ipataba na lang. Pwede yun, kung kaya mabulok siya. Opo, yun po. Halimbawa, ilagay mo lang. Magdudurog siya, ganun. Pwede yun. Pataba rin yun eh. Makalagay yun, pang mabulok na yun. Itong Tagula, laki masyadong problema. Puro pataba lang gagawin natin dyan. Sa Tagaraw lang yan, medyo matrabaho lang. Tsaka yung herbicide. Pero herbicide lang ang kuha ninyo dito. Hindi naman kayo nag-agress ka ate ah? Hindi. Oo, herbicide lang. Minsan pinag-extra ka sobra kung ano. Ingatan lang nilang mga gilang ng kalamansi. Hindi naman po. Alam naman na po na nag-spray. Ano po ang ginagawa ko at yung mga damo po kasi nilalot mabilit. Hindi mo makaya ano. Okay yan. Para kuha ninyo. Kasi ang kalamansi, pagka naanggihan kami siya, nangungulot yan. Hindi, mababa naman po sila mag-spray. Oh, yun, okay naman yun. Saka ang ginagamit nila hindi yung power spray kasi malakas yun. Dapat yung talaga yung chargeable lang. Yeah, mas ang ginawa yun, meron ko yung chargeable, nakokontrol naman yun. Mas ginawa. Okay. Ayan po mga tribe, naturoan na po natin yung magkapatid. Ito, pupunta na siya sa ibang lugar. Sila ngayon ang gahawak ng kalamansi, kaya shout out natin ng mga taga-Gabaldon. Maraming salamat po mga katribya. Muli po, gaya ng dati, ako po si Gabriel Buna, ganun natin tatandaan, karunungan at ang alaman, may katumbas sa kaimanan. Thank you for watching, all to all. Kita ka tayo po bukas. Bye-bye. Nga. Hindi po, kailangan siya nakamike. Ah, kailangan nakamike. Tapos may tuktok siya. Oo, mahihiyain siya. Yan, 30 years old siya. Mula sa pagkabata siya. 30 na siya. Opo, 30 nung nakaraan. 30 na. Birthday niya na nga, 30. Swerte na mo, tagapag-alaga ni... Mm-hmm.
May pati. Kaya naman ito, hindi siya kagaya nun sa iba. Kaya dito, mamaya po natin sa kalamansi, titignan po natin yung tanim nilang kalamansi. Bata pa po yung kalamansi ng ating subscriber. Eh, inabutan na po tayo ng pananghalian. Mananghalian po.